Kung ano ba yung mga pipiliin nila, kung ano ba yung mga binanout nila. And eto na nga, Eagle Eye, Eagle Eye 2.0, nabanihan Ubik Maniac, and for the side of the Pacific Makta, Mexico, ayaw nila. Pero Bessie, ang ating first two maps of the day, it's gonna be Sub-Base and Ankara ulit. Uy, Sub-Base na pumili pa ay UM actually. And makikita naman natin, no, Pacific picking Ankara here and bringing us to port afterwards kung aabot man tayo ng game number 3 dito. I do feel like na pagdating sa map picks and bans, medyo nakakalamang ng kaunti ang Pacific Makta. Pero again, for Ubik Maniac, it's all about the execution here. If they can pull it off, especially against a team, a tenured team like Pacific Makta right here, eh baka magkaroon pa sila ng maganda-gandang momentum talaga coming into this match. Yun na nga, di ba? I mean, lalong-lalo na pag nung nakita nga natin yung first game a while ago, it's just SS. Yes, napanalo din yung map number 1, napa-OT pa nga nila. Pero pagdating naman dito sa map 2, talagang binawi na sila ng SGJ. It's all about the momentum that you actually want to build towards it sa ating first map. Then, you're gonna transfer that pagdating nga dito sa map number 2 for us to see a 2-0. Pero, like what you've said, dito ka sa UM, tapos ako Pacific Makta. Mm-hmm. Are we gonna see a game number 3, Bessie? What do you think? I think kapag nanalo or naipanalo ng Ubik Maniac, itong map pick nila, I think we're gonna see a game number 3. It's a must, ika nga, pagdating dito sa magiging first map nila. And syempre, hindi mo pa rin masasabi, di ba, na baka may mga players na gumising ngayon at crossbar na sila. Uh-huh. At nagpa-pop off talaga. And I do think na ito isa sa mga players siguro ng Ubik Maniac na nakita rin natin with those top frags. Mm-hmm. Si like, players like KLP, for example, na total of 63 kills na overall sa tournament na to. Highest pagdating sa team ng UM, actually. So, if they can be online and be prepared going up against a team like PM, kakayanin nila. At yung first map na yon, dun mag... Yun yung winning condition. Ika. Yun yung winning condition. Kung baka we're gonna get to see kung ganun din talaga yung mangyayari dito. So, sabi ni Taylor, it's just them. They need to win the map number 1 for us to see a momentum boost para nga pagdating dito sa game number 2. Para mas snowball pa to. Para mas steamroll pa to. Papunto nga na panalo nga sila for us to see a 2-0. Pero I have a feeling this is gonna be a 3-game series ulit. Tulad na nangyayari nga ng match 1. Kasi balita ko, itong araw na to talagang, I think it's a day for parang 3 games eh. Sakto. Oo. Sunday at wala din namang gagawin bukas eh. Oo, para masarap ang bonding ng lahat ng mga nagwa-watch party, kung nagwa-watch party man sila, di ba? At saka sa lahat ng mga nanonood. Big shoutouts to you guys. Make sure you share the stream as well para alam din ng mga tropa natin, mga kaklan natin na naglalaro at may CFS Masters tayo para sa araw na to. And speaking of KLP, medyo bawas na siya pagdating sa round na to. He's the sniper so far. May dumaan pero hindi niya nakuha yung pick-off. Pero ito na yung mga utilities ka na talaga na pupunta nga para sa kanila. Alden low in HP already, KLP and JJ. Oh no, they're kinda low. Pero talagang pwede pa rin naman talaga in order for them to catch them one by one. Pero in terms naman ng communication, yan yung talaga yung kailangan nga nating i-fix. Tulad din ang gara nung map 1 natin sa ating first game. Talagang inamin na rin talaga ng SGJ at nakita na rin natin yan, Bessie. Communication problem nga talaga. Pero KLP will get that first blood dito sa game na to. KLP will fall down at saka si Venge ang makakakuha. Pero KLP, oh no, nag-aantay lang sila. Revenge na kabawi pa. Just even 2K already. No! The only man remaining right now. Kaya pa ba niya? Justin, low HP na yung dalawang players dito ng Pacific Makta right now. Pero nakapag-plant sila ng C4. At may natamaan pa ng nade doon kung tutuusin. Naging 1v1 pa. Pero in the end, yung long range dito ni Revenge, syempre, ang makakapita sa panghuli. Ito na, kailangan nito talaga natin mag-antay kasi alam na alam ni Boss Venge yan na it's all about the patience. Pwede talaga na kailangan nga rin natin i-45. Pero right now, sa game na to, medyo hindi pa rin dito talaga nagpapakita nga dito ang Pacific Makta kasi it's all about the pickoffs lang muna. Pickoffs as it seem. Tong wooden doors natin, wala so far shots na nagre-ring para sa side ng Pacific Makta. At talagang naka-hold lang ng posisyon dito ang UM right now. Kumbaga, steady lang sila. Steady lang.
patience play muna. Mamaya pa, mahaba pa man yung oras natin eh. Mamaya pa naman tayo magpapakita. So yung players ngayon ng PM, mamaya daw muna sila didiretso ngayon. But for UM, actually maganda rin to eh. The more na matagal sila mag-push, is the more na mga psycho nila dito ang UM kasi wala silang idea. Kasi literal na sobrang tahimik ng kalaban nila. Baka mabigla nga sila kung sakasakali eh. Pero ito, may konting pag-aamba mula kina Aldrin. Pagdating sa connector, meron kasing nakasilip dyan kanina. Ang tanong, nakasilip pa rin ba siya? They wanna clear corners here together and alongside with Justin. Gusto nila sabay-sabay pumasok mula sa taas. Si KLB babagsak dahil si Aldrin nakapitas na rin ang isa. That's tough to go down, but JJ securing a double here. Hanggang dun nga lang, sabi dito ni Aljon. Two first one already, revenge again, the only man remaining. KLB and No ang natitira nga dito sa may kabila. Pero ang tanong kung saan ba pupunta ngayon si Revenge, hindi pa siya magpapalit ng baril dito. Talagang talaga ang gusto niya gamitin para nga mas madali yung pag-kill niya if ever nakita na yung mga kalaban niya. 40 seconds remaining dito ngayon sa mapa na to. Ang UBEC Maniac, at least lamang sila, at yun yung kailangan nga nilang mas mapalakas pa. And if ever na makukuha nga nila si Revenge, pwedeng bait and switch, pwedeng push together. Pero, besi, medyo magkalayo ata yung dalawa. Magkalayo nga tong dalawang players. But at the same time, napakalayo din naman ni Revenge kung tutuusin. He's all the way to a site right now, planting the bomb at 35 seconds para magawang ma-retake to. Para sa side ng UM, lamang sila sa tao. But again, Revenge using the AWM could find a pick off and reposition himself kung sakali man. Sabay na lang daw sila papasok dito. They wanna go in for the trades. And utility play indeed. Revenge will catch one already. Pero ito na din talaga yung mga counter utility na binabasgan. Revenge pero sabi na no pay. And we'll get that kill instead. Okay na sana yun mga tol. Pero ang problema, it's just dalawa pa rin talaga yung tao nga dito sa UM na pwede. Actually, it's a good kill actually na nakuha nga nila dito sila KLP. Kasi nga, at least nalaman nila yung position ni Revenge. And alam ni No kung saan titingin. And alam niya kung paano siya magre-react dun sa kill na ginawa nga nung kalaban niya. Tsaka kahit anong pag-iingat ng Pacific Macta din dun sa round na yon, napunta pa tayo sa 2v1 scenario kung tutusin. They wanna make sure na nakiklear nila yung corners, they do so, pero yung multi-kills talaga na kumakapit mula sa side ng UM dito, at least nakakakuha sila ng advantage. And when we talk about advantage, merong help advantage kahit papano ang isa't isa. Dahil si Justin low na rin, ganun din naman si No. Oo. But, sa side na to, mga tol, kinabahan ako. Pero pagdating naman dito, ang PM and UM, handang-handa nga rin sila na makapasok ngayon. Kasi, in terms of utilities, UM can hear already yung mga nades na binabato nga dito na Pacific Macta on how can they actually answer back sa aggression pinapakita nga ng PM ngayon. Pero for UM, all you need to do is wait. Need to fortify every angle, every possession, every entry point na nga talaga na pwede nga pasuhin ngayon ng Pacific Macta. Kasi in terms of utilities, in just a few, papasok na sila. And yung few na yun, eto na. Dolph bumaba na rin sa kanyang posisyon. He managed to pick up Aldrin here as a kill. And si Justin natatamaan na rin. Alam naman nating low HP ang mga yan. Kaya naman si No, tamang rat-rat lang din. And Zeke to even fall down. A triple kill para kay No to save UM yet again. And yun nga, di ba? The more na talagang binabagalan din talaga ng PM itong aggression nga nila, is talaga na mas nakakakuha pa na mas magandang position ang UM dito. Because of the sound cues actually they're hearing, hindi nila kailangan na makita ng mga kalaban nila. Yung tunog lang, pwede na. Pero yung approach nila, boss, medyo mabilis na ata. JJ, nawala nga siya. Nakapatay nga siya ng isa. MVA, biglang nawala. Pero ina-answer back nga nila with all the utilities, lahat ng nade, lahat ng flash, lahat ng smoke nila. Talagang nilalabas nila in order for them to get A. Pero it's all up to JJ. Napipigilan niya single-handedly, but Aldrin catching one, good opening. Napilitang mag-force rotate itong mga players ng Pacific Macta, especially with the amount of utilities na nilabas ng UM dito. Nakakaramdam sila ng malaking stack mula sa mga players towards A, pero may dalawang tumawid from mid-doors. Mapapaatras din dito si Revenge. He's still alive and safe. Para naman kay Zeke, makakapitas pa siya ng isa. And
Ngayon, 4 versus 3 na lamang pa rin ang Pacific Macta, Dolph, KLB, and Noong ang natitira nga dun sa may kabila. Meron pa naman sila mga smoke dito, so pwede pa naman talaga nila pigilan ang aggression ng kalaban nila. Pero in terms naman sa positioning ngayon, mid control ang nais ngayon ng PM. They have everything in their arsenal in order for them nga na talagang makuha lang nila na wala makakapasok ka dito sa mid. Lahat sila nasa loob lang, lahat sila nag-aantay lang, at lalong-lalo na pagdating nga dito sa A, Diyos ko, Besi, isa lang ang nagbabantay dito. Pero may nag-rotate na from the other players of UM. Rotation is key, syempre. At mukhang magkakahiwalay din ang mga players ng UM kung tutuusin lang. Para naman sa Pacific Macta, they're sticking together here knowing na sobrang low pa nung may hawak nung ating C4 dito. Pero Aldrin needs to pick that up and he does so. 3v2 pa rin to. Gawin mo ng 2v1 dahil masya-shutdown na rin kahit si Revenge. Yung rotations nila hindi pa rin nag-work out, and no, as the final blow, 3-1. Talagang alam talaga nila kung paano nga talaga malason itong mga kalaban nila. Despite of them na lamang yung kalaban nila, in terms of head count, they know exactly how to stop the aggression of their opponents. But, gusapo sila kadina. Actually, nag-iba, Besi, no? Binilisan nila eh. Pero, ang si JJ, handang-handa siya eh. I mean, preparation is key, di ba? Pipili ka ng mapa, sub base, pinipick din to ng Pacific Macta. You're not gonna pick this really kung hindi ka confident na kaya mong tapatan itong Pacific Macta dito. And so far, they've been doing a wonderful job doing exactly that. Pati yung utility play talaga nila dito, napipilitan nilang mag-rotate itong PM na fo-force back nila into position na hindi gusto ng PM. And in terms of forcing back each other, talagang lahat sila nagmamamba out na. Kanina nagkakaambahan nga sila dun lang sa may pinto, pero ngayon nagmamamba out nga sila. But right now, sa side nga ng PM, it's just them. Hindi nga talaga sila makaharap nga ng pitas dito. Kasi, Ubik Maniac, men, sobrang safe play talaga nila. Safe play is working out though, dahil si No, nakapitas na naman siya ng isa, but a good trade mula kay Aldrin to shut him down. NBA though, to fall as well. C4 has been dropped, pero malinis at maganda ang mga kills dito mula sa side ng UM dahil palaki na ng palaki yung gap. Ito ah, for UM, kung napapansin mo, walang nag-overextend. Lahat sila, nag-hold back lang sila. They're not making any harsh decisions sa talagang pwedeng ikalugi nung team nila. All you need to do is wait, and with that patience play, talagang nag-work nga for themselves. There's a lot of bullets are actually flying sa mapa na to, pero lahat sila nagmamamba out lang, pero aggression it is. Pero ngayon, nagpo-force na sila, nagpo-push in na sila, mananalo pa sila dito, pero ang problema, dalawa na sa UM ang nawawala. Good save mula sa mga players ng Pacific Macta pagdating kay Justin, pero medyo stuck up sila sa posisyon na to. Si Zeke, nawala na rin. We are down to a 3v3 at maraming mga bala ang lumilipad pagdating sa mid doors. Kaso nga lang, makakatawid pa rin ang mga players ng Pacific Macta dito. Heavily aware ang UM at merong nag-aabang sa loob ng site kung sakasakali man. They're pretty confident na walang nagtatago, pero nandyan si No at makukuha niya yung double kill na yan, leaving Revenge all alone. Ito ah, si No. Men, para sa akin, sobrang init talaga ng lason niya, men. Sobrang lason talaga, sobrang init nga talaga niya. Kahit anong angulo, siya yung nakakakuha nga talaga ng multi-kills dito so far. Pero nakasalalay kay Revenge ang trono na to kung talaga makukuha pa rin nila Noto. Pero no, seeing out, with a wall bang, nakukuha pa niya, with a headshot as well. Ladies and gentlemen, UM is on fire with a 5-1 score. That's exactly what I mean. Exactly what they need as well. Na kapag meron kang isang player na nagpa-pop off talaga at mukhang si No yun ngayon, talagang mapapunish mo itong side ng Pacific Macta. Tsaka yung position ni Justin kanina, hindi talaga siya makaalis kasi talagang lahat ng players dito ng UM nakatingin dun sa wooden doors, sa mid-double doors natin para ma-make sure na mapunish siya. Ang kaso nga lang, para sa side ng PM, after nilang makatawid going A, hindi nila alam nandun pa pala si No. Oh no. Oh no. Literal. Oh no talaga. Pero with that bullet trace, with that bullet trace talaga lumilipad, they have an idea already kung saan ba talaga sila nagtatago ngayon. Pero tamang pre-fire lang. Besi, talagang UM, they really want to establish
na dominance nga talaga dito. And right now talaga unti-unti na nga nila nakukuha. Just trying Hello? To fortify everything. And now with a pre-fire, with a wall bang, wow. taking down revenge. What an angle to hold. Mula dito kay No, punishing one of the snipers here. Pero may nakita pa akong isang naka-AWM doon na si Zeke na nag-aabang sa kabilang Gedli naman. It's a 2-2 split para sa side of Pacific Macta. It's a fight for spacing na so far they've been losing over and over again. Grabe, kinalabit ni No. Ang sakit. Ang kate. Oh, hindi pa naman gusto. Vogue makabawi pa. JJ will catch one early. Pero putin kita a 4 vs 2. Aljon and Justin ang natitira. Pero it's just Aljon trying to answer back. Don't fall down. Pero ano, maliliko ng ata yung isa. Alam ata ni Justin na meron tao sa may likod niya. Pero KLP, together with KLB, itong dalawang players ito mga to. Let's see if ever talaga magkikita na nga sila. Pero Justin will catch one already. Pero Justin, one bullet na lang ang matanggap niya. Men, wala na siya. Kailangan niya pang damputin yung C4 dito, giving space for the rotation for KLB. Pero pakiramdaman lang mula doon sa dalawang natitirang players, alam ni KLB na may upper hand position din siya pagdating sa HP na to. Pero yung position ni Justin, napaka-importante pagdating sa magiging post-plant na to. Isang nade lang na tumama, mamamatay siya at tumama nga yun. And yun na nga yung kailangan nga natin, hindi na natin kailangan na tumama yung bala natin kasi bomba daw. Pwede na matinding-matindi yung kanilang mga pinapakita. But right now, sa side nga, dito ng UM, Diyos ko, ito na yung pinaka one-sided battle nga na nakita natin dito, Bessie. Ah. For mm-hmm. themselves, it's just UM just really trying to prove that they can be the kings of PH as well. Talagang napaka one-sided pa nung laban natin. In the hands of UM right now, every angle na kuhanin ng Pacific Macta dito, napapunish completely. Yeah. Sino pa lang hindi na nila madaanan. Kahit na naka-sniper pa sila pagdating sa double doors, sadyang nakukuha pa rin nila yung kills dito. Yung angle disparity lang na meron, even the wall bang sa M4, yeah. napakalaking tulong na agad. Sobrang nag-hit talaga. Actually, lalong-lalo na yung mga patient spirit talaga na pinapakita nga dito ng UBEC Maniac is just absolutely crazy. It's fantastic nga. Every round nga na nakita natin dito, it's just for the side of PM. They don't know how to recover. They don't know kung paano nga makakabawi dito. And with this post nga na nakita natin, I hope nakapag-usap-usap sila kung paano nga nila mababawi ito. And talagang lahat ng mga players na to, in terms of smokes pa lang, Bessie. Talagang pag nilabas mo yung smoke na yan, talagang kahit hindi mo nakikita kalaban mo, men, kuhang-kuha na talaga. Pwede ka if ba it hits, it hits. Diba? Literal. At saka yung final kill nga, kung tutuusin, isipin mo, the nade kill, the popcorn kill, para sa isang 1v1 scenario na si Justin naghahanap lang naman ng posisyon na feeling niya malalaro niya itong last remaining player ng UM. But that wasn't really the case. Utility na dala-dala ng players dito ng UM, sobrang nagpipay off agad pagdating sa damage, yeah. pagdating dun sa coverage, kompleto eh. Yeah, it's actually the reads as well na ginagawa nga dito ng UM, eh, no? Pero we are really hoping for the best nga dito sa Pacific Macta na right after this, is talaga makarecover na nga rin talaga sila. Kasi, once again, this is a map that they pick, though. Dito nga sa side nga ng UM. So if ever you're gonna pick a map, of course, you're gonna be really that confident, that strong, and they're really showing na talagang sobrang solid nga talaga nila dito sa mapa na to. Once again, ang score, 6-1 na. Uy, si KLP nakapit na sa parang isa. Pero hindi pa siya tapos. Tignan natin kung makakapit pa siya. Pero ang problema nga niya, ang Pacific Macta, Bessie, pumapasok dito paunti-unti. KLP, oh no! Hindi pa tapos si KLP! Makakaapat pa! At mukha ba uubos ata niya. Pero sabi ni Adrian, hindi na. KLP with a 4K, Bessie. It's a 4v1 and nothing to really do. Talagang si No ang tagasabi ng No dito sa last remaining players ng Pacific Macta. Makikita mo, sinubukan na nila tong rush play na yan kanina sa A site. Pero hindi talaga nag-workout dahil pinapaulanan sila ng napakadaming granada, napakadaming smoke, napakadaming flash na hindi nila masagot at all yung angle isolation play mula sa side ng UM. 7-1 to at si KLP na naman ang first shot.
Utang na loob, KLP. Sobrang init ang pinapakita mo. Mapakikscope man o ano, talagang tumatama talaga. Pero Revenge and Aljon, eto na ang Titos of Manila. Nagaantayan sang sniper sa parehas na teams dito. Eh, at least nakaposisyon na. But the C4 drop, so kailangan pulutin to. At least nakakahanap na ng spacing kahit papano si Aljon pagdating sa A side, pagdating dito sa vents, and doon yung magiging rotation din ni Revenge. Pero kailangan niya tumawid sa double doors. Walang ka-problema dahil ang UM, tignan mo naman yung hold nila. Sama lang tayong dalawa. Sama-sama lang din talaga tayong... Pag tignan mo sa B side, naka-holding hands pa yan. Yun nga. Talagang in terms talaga ang Pacific Mara dito lang makapitas nga na isa, pero maganda yung crossfire nila dito ni Revenge saka ni Aljon, ha? So right now nakasalalay kay Dolph and KLP kung may utility pa ba silang matitira for them to catch these players off guard. Pero 1v1, Revenge with a 2k already. Finally, after all the rounds na nanalo nga ang UM, Pacific Mara nakaisa na. Magandang crossfire ang pinakita nila pagdating doon. And that's only the first half na nakita natin ngayon. Pero best, 7-2 yung score. At sa side pa ng UM yung lamang na yun. Aral na aral talaga sila that's sa playstyle nitong Pacific Macta. Yeah, I mean, they know how to head back nga talaga. I mean, dun sa playstyle na pinapakita nga dito ng Pacific Macta, I mean, kitang-kita naman natin sa score. It's not really working sa playstyle na ginagawa nga dito ng UM. It's just, there's this one time only na nag-push nga dito ang UM, and ang panalo pa doon, Diyos ko, sila rin. They really thought na talagang makakabawi ng Pacific Macta, pero it's the other way around. Talaga nakuha pa rin to ng UM. Pero right now, of course, change side na tayo. Swap side sa tayo. So, paano bang depensa ang gagawin ng Pacific Macta dito na knowing na si Revenge mag-aantay na yung mga kalaban nila? Knowing as well na mas mahirap maging blacklist dito. Mas mahirap makahanap ng space. Especially para sa Pacific Macta from the past games, eh maganda yung hold din nung ni Revenge when it comes to double doors, no? So, napakalaking bagay din yan. Let's see what UM has to do pagdating dito sa pag-atake nila. Tatlo, isang split pagdating sa A side. Parang gusto nilang magparamdam muna ng saglitan dito sa B. And in terms naman sa sound cues, talagang tahimik lang silang lahat ngayon. Pero wala silang ka-idea na talagang yung mga kalaban nila unti-unti na pumapasok nga dito sa side na to. But at least sa side naman ngayon ng Pacific Macta, it's all about the patience play. Walang nag-overextend, play for picks lang, pre-fires lang sa side ngayon ng UM. But JJ low na. Pre-fire na tumama, syempre dito sa katawan ni Jake. Kahit papano, Vents control, tatalunin ni Aldrin, and with that jumping shot, he managed to pull off a kill. And napaka-importante yung side nga ng Pacific Macta. At least yung opening ng UBEC kulang na. At si KLB pa ang nawala. Good news yon for the side nga ng Pacific Macta para nga makuha natin yung comeback na hinahanap nga natin ngayon. But right now, Revenge, hawak niya ang bola. If ever may pumasok dito sa A, talaga makukuha niya. Pero hindi sila pwede dito mag-dry peak. If ever you have the flashes, if ever you have the utilities, syempre, handang-handa rin sila kasi they have an idea na nagbabatay nga talaga si Revenge sa gilid nila. I mean, sa harapan nila rather. Naka-hold lang din ang posisyon dito ang ibang members ng Pacific Macta. Zeke's also just waiting patiently kung meron bang lalabas. Pero mukhang all the way to B, eh dito aamba ang iba. NBA nasa corner lang, and he finds one. Maybe even a two here. Dahil si No na-punish na rin. Yung may hawak ng C4, buhay pa. That is KLP fighting for his life right now. Alam niyang nasa loob ng site si Zeke dito. Pero tinuloy niya pa rin yung pagpa-plant. Kailangan mag-hyper-rotate ni JJ. Pero yung nade, tatama. It's either that, the flash, lahat kompleto na. Narinig ni Aldrin kung ano ba talaga yung pwede mangyari. Alam niya kung paano makarecover. Alam niya kung paano nga sila tignan. And with the flash nga, talaga nilalabas nila. Actually, kahit walang flash, talagang kuha
makukuha na nga ni Aldrin yan. But right now, dito sa game na to, this is actually a battle between KLP versus Revenge with that Om. And so far, hindi pa rin talaga sila nakikita dito ngayon sa second half. Pero once naman nagkatinginan nga sila, once nagkasilipan nga talaga sila, yung isa dyan, game over na. I'm actually quite surprised na dun sa Blacklist side ng Pacific Macta dito, mahilig kasi silang mag-vents control kung naaalala mo. Pero hindi natin masyadong nakita yon. Parang talagang punished sila ng UM kung ano man yung gusto nila kahit tatawid pa lang dito sa ating wooden doors. But for this time na nasa depensa sila at nasa global risk side sila, at least the risks are much, much lower dahil they have to wait onto the sides. Throwing in utility play, at least a little bit of a smoke para lalong mailang pumasok ang mga players ng UM dito. Yung nades nila, papasok na rin pero hindi matatamaan ang members ng PM. Revenge will catch one already. Good opening for themselves. Parang mas mahirapan pa makapasok yung kalaban nila. Aljon, nakapitas pa. Yung flash talagang sobrang solid na tumama nga sa kalaban nila. Dolph KLP ang natitira. The aggression is here. The push will connect. Dolph together with KLP, sila lang ang natitira. Apat pa ang katapat nila. And for the side of PM, mukhang comeback ata yung gusto nila. I mean, yes, masyadong marami nakuha ang UM kanina. Pero hindi pa 10 yung score nila. So makakabawi pa. Dolph, Dolph may remain on a 1 versus 4, 1 tap ni Revenge on an Om, 7-4, best kanina 7-2. Kumakambak na ata. Oh. Yeah. I mean, para sa depensa dito, syempre, pagdating kay Zeke, yung pag-aantay niya, yung posisyon niya, pagdating doon sa missile as well, alam niyang babatuhan siya ng napakadaming nades o utility play. Kaya sinamahan na rin siya dito ni Justin kung naalala ko ng tama. And they played on the outer part instead, making sure na hindi nila mahahayaan. Tsaka lang nag-revert back ulit doon sa missile position dito si Zeke. And that allowed them to actually win. But at the same time, tahimik muna ang mundo ng lahat. Wala pang nagpaparamdaman, wala pang shots fired. Wala pa mga sound cues dito na na pinaparinig nga dito sa dalawang players ito. But everyone needs to focus kung ano ba rin pa talaga yung objectives nga talaga na pwede nilang gawin. Three fires, wall bang, wala silang nakukuha dito kahit isa. But in terms of sound cues, nagkakaramdaman nga sila na baka nga talaga mag-A sila or probably B. Kasi yung dalawang players from UM, umaamba ata dito. Naghahanap ng pickoffs if ever meron pa silang makukuha nga dito sa B. Pero right now, Revenge, waiting patiently, no casualties or whatsoever sa entirety ng round na to, Bessie. This might be the slowest round ever sa game na to. Adjustments ang pinapakita ng Ubek dito, kaya natin nakikita yung slow play na yan. And mukhang nag-work yung slow play na yon. Kaso nga lang, Aldrin shuts down 2 for himself as well. We are left with the 3v2. Andiyan naman yung C4, planted na para sa kanila. At ngayon, kailangan mag-rotate nung dalawang miyembro ng Pacific Macta. Zeke at Justin from behind. And Justin punishes one already, 2v2. 2v2 indeed, pero si JJ mawawala din siya. Aljo na Justin buhay na buhay pa. KLB is on the hunt already. Pero alam ni Aljo kung nasa ba yung mga kalaban niya. Aljo din talaga, one bullet na lang siya. Pero eto na with a flick by KLB, just preventing the win of Aljon dun sa swing sa kanan niya. Bessie, narinig yung paggalaw ni Aljon kanina. Oo nga eh. At saka ang ganda sana nung magiging pinch play nila. Na-secure na nila yung dalawang kill. Pero nga lang, dun sa panghuli, syempre alam na rin niya yung magiging positioning nung iba. Kaya naman mas nagiging aggressive na rin sa pagkuha ng positioning dito ang Pacific Macta. MBA already securing one, and itong spot na to sa kanya na nakapangalan ngayon. Kasamahan pa siya ni Aldrin kung sakasakali man. Kailangan nilang magbago ng playstyle dito kasi if ever, unti-unti na nga sila nababasan ng mga kalaban nila. But right now, less than 2 minutes left in the clock. Justin, at least medyo deep yung positioning na dito. And worth it yung pag-push nga niya. Catching these players off guard. Justin marapis pa ng isa. Dolph nawala. Justin with a 3K already. Lahat ng makita niya, men, ubus na. Pacific Macta ang panalo sa round na to. 8-5. Mahaba pang hahabulin ng Macta, boss. Lima ang ganda pa ng mid control nila doon, though. Yung mga nades nila, flashes and smokes, talagang na-utilize nila to really get and take up space away from UM, making them think na
kahit saan sila pumunta, meron agad silang makakatapat at dun nga sila naipit. But they have to clear the right corner here. Na posisyon ni MBA pero yung timing ng sniper na yon mukhang na-timingan sa scope out. Yun nga yung zoning din na sinasabi nga natin, di ba? I mean, in terms of... Uy, ayan! Finally, for Pacific Mac, talagang nahawakan na nga rin nila. Actually, like what you've said, talagang ito yung pinaka-favorite spot nga na Pacific Mac. There are teams na talaga nilalabanan sila dyan eh. Kumbaga, pagandahan ng off-angle yung gagawin talaga nila. And syempre, unang maubusan ng pasensya, yun talaga ang mawawala. Pero with this hold na ginagawa nga ng Pacific Macta, nades have been thrown already. Damage? Okay, medyo wala pa. Kumbaga, in terms of information, ano lang yun? Warning bomb, sabi nila. Warning nade. Ika warning nga. Nade. Yeah. Siyempre, sa tagal mong pag-aantay, alam mo na yung timing ng mga rotation dito. No? Pati timing ng flash, saktong-sakto mula kay Zeke, pero kailangan niya ng rest back, kailangan niya ng tulong. Andyan ang nag-aantay ang isa niyang kakampi kung sakasakali man. JJ, hindi makakakuha ng kill dito. And nandito pa rin si Zeke, boy na boy pa. Ito na yung rest back mula kay Justin from up above. Pero mawawala din siya. Managed to pull off a kill, making us to a 2v2 situation kahit papano. Pero C4, planted na. Noah, low on HP. The retake is on already. Napakatabi din piece makatuwa pa ito yung flash. Pero may tao nga dun sa may baba. Pero KLP with a 2k already. UM is in a match point. Isa na lang kailangan nila at manalo sila dun sa mapa pinili nga nila. Pero ito it's all about the patience play nga, di ba? I mean, kitang-kita nga natin si Aljo with the rep possession, with the nade din na binabato nga niya. Pero ang problema, handa ang UM sa position nga ng mga kalaban nila pero lahat sila literal nagsasalpukan na sila. UM, sino? Nakatuna? Si Revenge, kababi pa? Tuloy kita, 3 versus 3. Si Justin na wala pa. Pero Messi, talaga dire-diretso na sila. Talagang ito na yung aggression na pinapakita nga nila. KLP, low on HP. One is down. Aljon is super low. One bullet remaining at talagang ginagawa niya. Pero tingnan natin kung talagang kaya pa niya i-clutch to. One versus one. KLB versus Zyke. Oh, it's UM's round instead pagdating doon. And they win map number one against Pacific Macta here. Nakuha na nila yung momentum, bes. Ayaw na nilang pakawalan pa. Especially on that rush play, makikita mo lahat sila synchronized, in sync, na kapag lalaban tayo, lalaban tayo. Oh, kumbaga, walang nag-hold.